Samahan niyo ako ngayong araw na to at ating tuklasin ang gem o potato at gem o squash. Kung saan ba ito nanggaling o kung anong bansa ang may gawa o sino ang nakatuklas dito. At atin ding aalamin kung ano yung mga benepisyo na may dudulot ng gem o squash and potato sa ating kalusugan. Tara, samahan niyo ako. Ang genetically modified potato ay naprubahan ng United States Department of Agriculture noong 2014 ng US FDA. Ang cultivar ay binubuo ng JR Simplot Company. Ito ay dinisenyo upang labanan ang black spot browning at maglalaman ng mas kaunting amino acid asparagine. Sa panahon ng pagprito ng patatas, ang acrylamide ay isang posibleng carcinogen ng tao, kaya't kanais-nais na mabawasan ang mga antas nito sa pritong patatas. Bagaman, hindi naapektuhan ng browning ang kalidad ng patatas, malamang sa ayaw ng mga mamimili nang bumili ng sira o posibleng sira na kalakal. Ang innate na pangalan ay nagmula sa katotohanan na ang iba't ibang ito ay hindi naglalaman ng anumang genetic na material mula sa iba pang mga species. Ang mga gene na ginagamit ay katutubo sa patatas at gumagamit ng RNA interference upang patayin ang mga gene. Umaasa ang Simplot Company na ang hindi pagsasama ng mga gene mula sa iba pang mga species ay magpapagaan ng pangamba ng mga mamimili tungkol sa biotechnology. Ang iniit na patatas ay hindi isang solong cultivar. Sa halip, ito ay isang grupo ng mga varieties ng mga patatas na nagkaroon ng parehong genetic alternations na inilipat gamit ang parehong proseso. Limang iba't ibang uri ng patatas ang nagbago na lumikha ng mga katutubong version ng mga varieties kasama ang lahat ng mga orihinal na katangian. Kasama ang mga engineered, ang mga ranger, russet burbank at ang mga patatas sa Atlantico ay lahat ay binago ng Simplot Company. Pati na rin ang dalawang pagmamayari na varieties. Ang mga pagbabago sa bawat uri ay may kasamang dalawang pagbabago. Isa sa bawat isa sa dalawang bagong katangian ay nagkaroon ng kabuoang 10 kaganapan sa pagbabago ng pagbuo ng iba't ibang varieties ng potato. Ang mga patatas ay mature sa loob ng 70 to 120 na araw mula sa pagtatanim ng mga buto ng tuber hanggang sa pag-ani nito. Sa panahon ng pag-ani, mga 70 to 75% ng mga dahon ay natural na naging maputlang dilaw o natuyo. Ang publikasyon ng PCARRD ay nagsasabi ang mga bago ay dapat putulin, hilahin o patayin gamit ang parakwat isang linggo bago anihin upang tumigas ang mga tubers. Ang pinakamainam na oras para sa pag-aani ay kapag ang panahon ay malamig at hindi kahanong mahulimikmik. Ang mga kondisyon ito ay maiwasan ang pag-crack at pinsala sa init sa mga tubers kaagad pagkatapos ng pag-aani. Hayaan ang mga tubers sa tumayo sa ibabaw ng lupa sa loob ng 15 to 16 na minuto depende sa temperatura upang matigas ang balat. At ang mga benepisyo naman ng gem o potato o genetically modified potato ay lubos na nagiging matagumpay sa patatas sa may commercialization ng mga pinabuting varieties para sa mga quantitative traits tulad ng productive at qualitative traits tulad ng disease resistance at nutritional quality. Ang nutrition content ay maaaring pabuti. Ang genetic modifications ay iikit pa sa pagdaragdag ng pest resistance o paglaban sa panahon ng mga pananim na GMO. Ang nutritional na nilalaman ng mga pananim ay maaaring baguhin, pati na rin ang nagbibigay ng isang mga siksik na nutrition profile kasya sa kung ano ang nagawa ng mga nakaraang henerasyon sa natatamasin. Namumulugan ito na ang mga tao sa hinaharap ay maaaring makakuha ng parehong nutrisyon mula sa mga mababang antas ng konsumo ng pagkain. Ang Departamento ng Agrikultura ng Estados Unidos ang pangunahing ahensya responsable sa pagtiyak sa kaligtasan ng ekolohiya ng naturang mga halaman ay hindi tinatanggihan ang isang solong aplikasyon para sa isang genetically engineered crop. Ang mga siyentipiko na nag-aaral ng mga pag-aproba ay nagsasabi ng mga departamento ay madalas na umaasa sa mga hindi sinusuportahang pag-angkin at hindi magandang pag-aaral ng mga kumpanya ng binhi.
Ang mga opisyal ng departamento ay nagtatanggol sa kanilang mga desisyon. Ngunit, kinikilala na ang kanilang sistema para sa pagtimbang ng mga aplikasyon ay umuunlad. Mula noong 1992, 12-12 ng mga biotechnology crops ang naaprobahan para ibenta ng mga Amerikanong magsasaka. At daan-daan ang nasa pipeline ng may mga gene na hinila mula sa bawat anyo ng buhay. Bacterial, viral, insekto, kahit hayop ang mga magsasaka tulad ni Jen ay naghahanap ng mas malaking ani at kita at masigasig na nagpapatibay ng mga bagong halaman. Gamit ang biotech na buto para sa 20-45% na mais, toyo at bulak na bansang noong nakaraang taon. Karamihan sa mga Amerikano ay malamang na kumakain ng ilang pagkain na gawa sa genetically modified soy o mais. Ngunit, ang kalabasa ni Kiel na ginawa ng Asgrow Vegetable Seed ang unang naprobahang bioengineered crop na may potensyal na maikalat ang mga nodoktor na gene nito na mas malaking kapaligiran. Bagamat, ang mga pangamba na ang mga ganitong pananim ay hindi ligtas kainin, ay nagpapataas ng alarma sa publiko sa Europa. At sa mas mababang lawak ng Estados Unidos, ang ilang mga biologists ay nagsasabi na ang mas agarang pag-aalala ay ito na ang genetically modified na mga halaman na maaaring makipag-ugnayan sa kapaligiran, sa mga mapanganib na paraan at na ang mga regulator ay hindi humingi ng wastong pag-aaral upang masuri ang mga panganib. At ang mga benefits na may tutulot ng GMO squash sa atin ay una, hindi apektado ng virus. Pangalawa, binabawasan ng GM summer squash ang paggamit ng pagkukunan at pinipigilan ang pag-aaksaya ng pagkain. At huli, pagkasira ng pananim na nagresulta mula sa isang viral infestation. Ang GMO squash ay nagbibigay sa atin ng maraming vitamina, mineral, antioxidant na matatagpuan sa squash at nagbibigay ng ilang mga benepisyo sa kalusugan natin. Ang antioxidant sa squash ay maaaring maglaro sa isang mahalagang papel sa pagbabawas ng oxidative stress. Na kabilang banda, maaaring makatulong ito sa pag-iwas sa cancer. So yun nga guys, at dito po nagtatapos ang aking vlog about GMO potato at GMO squash. Sana po nagustuhan nyo at may meron po kayong mga natutunan sa video ito. At see you on my next vlog.